Hi guys! So welcome back! So kamusta naman ang pag-stick twirling natin ng Arnis? So masaya ba? Mahirap ba? Or sisiw? Madali lang? Kasi nagawa nyo na before? Or may experience na kayo sa twirling ng stick? Okay? So ang next topic natin is shoulder arm rotation for stick twirling. So baka may magtanong sa inyo, anong pinagkaiba nila ng wrist rotation at saka shoulder arm? So wrist, syempre yung wrist natin ang pinaikot natin, yung sa last topic. Ngayon, yung buong arm ang gagamitin natin, ang pag-twirl, hindi yung wrist. Yun yung difference niya. Okay, baka may magtanong, parang pareho lang sila. Usually, ang yung 3-point yung last session natin, last topic, is more on mid-range. Ibig sabihin, kung hanggang saan lang yung bend ng arm mo, yun lang yung dulo, at saka yung dulo ng stick mo, yun lang yung tatamaan ng opponent. Okay? Pero sa shoulder arm, gagamitin mo yung buong shoulder mo, extend mo siya sa pag-twirl. So, approximately, madadagdagan ng isang dangkal yung, ang tawag dito, pag-twirl, yung distance ng tatamaan mo. Kasi nga, extended yung arm. Okay? Hindi siya nakabend. For some, syempre, pag nag-ginamit natin yung nag-shoulder arm rotation tayo, hindi naman siya straight na straight. Syempre, nagbe-bend din siya. Pero, hindi katulad dun sa last topic na nakabend yung arm natin habang nag-twirl. At wrist lang ginagamit natin siya. Okay, so dive in na tayo. So, safety reminders. So, i-pause nyo na lang to, then read it. And this is self-explanatory. And if you want further discussion or na-discuss ko na sa previous topic, ililink ko na lang siya sa taas. Basta click nyo lang yung link. Okay? Prerequisite. Siyempre, kailangan na ba napanood nyo na yung introduction? Then, alam nyo na yung nagawa nyo na o napanood nyo na yung stances and footwork exercises. Kasi, yun yung mostly gagawin natin in as part of this topic. Okay? So, daanan lang natin quickly yung Arnis stances. We have 6. We have attention stance or formal stance, open leg stance or ready stance, tinatawag na iba, or we have right and left forward stance, we have right and left backward stance, right and left straddle stance, and right and left cat stance. And madalian lang din, we have 8 angles of steps. So these are, ito yung direction kung saan yung foot natin, saan pupunta. So we have V-shape, we have inverted V-shape, we have forward slide, yung number 5. We have backward slide or step. Then yung slide natin sa right, number 7 and number 8. At dito natin na-apply yung mga stances. Yung mga V-shape, yan yung forward, left and forward stance. Inverted is backward, right and left. Forward step, stepping forward lang yan. Tapos backward step, stepping backward. Then yung number 7 and number 8 dito nasa is more on straddle stance ng right and left. So, nandun lang din yan sa previous episode o episode topic natin. Okay. Palagi nating nilagay itong note kasi this can be performed yon individually or with partner or in a group. Individually kasi kung halimbawa online yung turo, or one face-to-face kayo pero isa lang yung student mo, or can be with a group or a partner, can be used as bare hands lang kung wala mo ng stick o wala stick na available, or with stick, aerobic exercise or dance or any variations na pwede na gusto nyo. Siyempre, learning Arnis should be fun, hindi lang siya simpleng tinuruan mo lang, kailangan mo maging masaya. Okay, so we have motion. Ito yung shoulder arm rotation for stick twirling. Ang position niya, yung place mo yung hand with stick level on your shoulder. Sorry, ito nakalagay yung stick mo dito sa shoulder natin. Ito yung simula. Similar to wrist rotation. Okay, ang movement niya is shoulder rotation. Ang outward niya, papunta sa harapan, ito yung downward. Okay? Pag inward naman, pataas. Twirling. Okay, ang example natin ngayon dito sa video is bare hand at saka single stick. And yung view is front side and side view. Okay? So, ito yung video.
Yan. Napakita lang natin siya ng bare hands. Naka-close lang yung grip ko, assuming na meron akong hawak na stick. Kung wala, pwede mong pa-chop motion. Chop lang siya, pababa. Okay? Pero nag-assume lang ako na may hawak kong stick, kaya naka-close yung grip. Ito naman yung single stick. Yan. Okay. Medyo mabagal lang yung video para makita nyo na paano yung execution niya. Ito naman yung side view. Yan. So nakita nyo, yung pag punta ng stick downward, almost naka-straight siya, pero hindi ba almost straight kasi pababa. Then moving forward, syempre yung dynamic ng katawan natin, yung mga muscles natin, hindi man natin pwedeng i-directly parang Ferris wheel na umiikot na ganyan. Hindi. Siyempre kung ano lang yung kaya ng arm natin, dun lang yun. Okay. So ito naman, i-apply natin yung 8 angles of steps using double stick. Yan. Kita nyo dyan, hindi ko ginagamit yung wrist ko sa pag-twirl. Ginagamit ko yung shoulder and arm. Sinapply natin yung 8 angles of steps. Nandun yan sa last video. Okay. Ulitin pa yan. Yan. So next dito, papakita naman natin yung application nung paano siya ginagawa with partner. Okay, here. Ito yung application niya. So we have one stick with partner. So naka-steady lang yung partner ko at ako naka-stationary din. Hindi ako nag mga angles, wala akong stance na ginawa. Para makita lang yung distance nung pag nag-strike ka. Paano siya tatama? Yan. So, dalawang strike ko siyang ginawa. Ipinaikot ko lang yung stick twice. So, pwede siya sa head or sa shoulder blade or anywhere na kung saan mo siya tamaan pag in-execute mo yung shoulder arm rotation. Naman, para lang magkaroon kayo ng practice or drill, pag may partner ka, yung partner mo may hawak na stick na halagay sa taas. Siyempre, huwag masyadong mababa. Siyempre, away from you para hindi ka tamaan o hindi tamaan yung partner mo, ikaw yung may hawak ng stick para hindi ka tamaan. Okay? So, we have repetitive drills. So, we have four. This is already discussed in previews. So, discuss ko lang siya in brief. So, we have one. Ito yung one. Ito yung i-apply natin yung 8 stances and with 8 angles of steps with stances. Tapos, sasama nyo yung shoulder arm rotation. So, in sequence siya. So, magkocall ako ng 1 to 8, gagawin ng students yon. Then, number 2 naman, harap, ito yung 4 directions. So, meaning, gagawin mo to in 4 directions like your right side, your back, and your left side. So, yung teacher, sabihin niya, turn to your right, and gagawin niya yung activity. Like, sabihin niya, do it in sequence, then, magpa-perform ng students. Then, natapos na yon, pupunta sa tatapat sila sa right. Another right, so nasa back na sila. Okay? So ngayon, sasabihin ng teacher, same drill. After that, turn ulit sa right, so nasa left na sila. So, same drill ulit. So yung number 3 naman, magkocall si teacher ng random number ng stances, ng 8 angles, then gagawin ng students. Then yung 4, ito yung magkocall yung teacher ng random pero naka-close your eyes ng mga students. It means na para malaman na ba ng teacher kung tama ba yung ginagawa niya, hindi ba siya nangungopya or anything dun sa ano, or nanguhula pala. So, yun. Yun yung
papagawa natin. So magbibigay si teacher ng random number, gagawin niya, nakapikit sila. Or, kunyari, nasa gym sila, so evenly spaced. Pero pag nasa home, individual, makikita nyo naman sa screen na lahat ng mga students, ginagawa nila yung drill. Okay. So, we have a demo. Isa sa mga assignment ng mga students, pinaperform ko sila ng shoulder arm rotation with 8 angles of steps. So, let's watch. Thank you for Mr. and Ms. Levin for giving permission to post this vid. Ayun. So, ganun lang yung paggagawa mo sa students. Or if may other variations, like magkaharap sila habang ginagawa nila, or magkatalikuran sila habang ginagawa nila, then, oh, well and good. If you like this video, please click like, diba, and share, and subscribe. So, if you have any suggestions, comments, put them in the comment section below. So, thank you very much, and good day.